I will be your host for this afternoon. And this press conference is presented to you by Universal Records Philippines and Asintada Management. Of course, special thanks to Tribal and Pizza Hut. Use the code PHXUR to get a free 1.5 liter beverage when you order with the minimum purchase of 1,000 pesos through pizzahut.com.ph or the Pizza Hut mobile app from May 26 to May 28, 2022. Terms and conditions apply. So, kamusta naman kayo dyan? Ayan, hello naman sa inyo. And ito na nga, sa ilang saglit na lang ay makakasama na natin ang dalawang pinakamalakas na rappers sa local. Ayan, lagi naman kami ni Shanti, open naman kami, lagi kami ni Brian. Tumatiming kami palagi. At ayun, ako kasi matagal ko na rin yung disco talaga, makasama si Shanti sa ato. Okay, so, ayan, narinig natin. Thank you so much for that, Flo G. And syempre, ikaw naman, Shanti. Ano, parang close. Pakita ko sa'yo. So, Ken, ano naman kung anong masasabi niyo? Paano niyo na po yung kamusta? Given na, syempre, this is your first collaboration, guys, di ba? So, paano? Like, syempre, alam naman natin na matagal na kayo magkakilala. Pero okay ba yung commitment yung dalawa dun sa song? Sa totoo lang po, dati pa namin talaga pinaplana ni Uncle Chloe yung makagawa ng music. Di lang namin makumpisahan. Yun, nung nakita namin sa studio yung chorus na yun, parang sobrang na-vibe ko rin siya, nagustuhan ko yung vibe niya. Tapos yun, parang sinend namin siya kay Uncle. Dahil tagal ko na rin hindi nagagawa niya, tagal ko siyang hindi nasusulatan. Pero matagal na nasa akin yung concept. Tapos ayun, nung nagawan ng solidong verse ni Master, doon na naisipan ng concept na ilalagay ko. So, totoo lang siya, payunan nakatapos ng verse sa akin. Kaya sobra solid lang. Tagal ko pa bago natapos yung verse ko. Kaya sobra solid. Di ko alam kung paano magpapasalamat kay Uncle Froggy. Sobra solid mong kantang to. Yes! Ayun, open up pa kayo naman natin sila. Ayan, ha? Medyo nagkaklo na kami, ha? Medyo nagkaklo na rin kayo, di ba? So, huwag na nating patagalin pa. Gusto nyo namang mapakinggan ng buo ang kamusta? Gusto nyo namang mapakinggan? Ayan na! O, di ba? May we please request to turn off the lights? Ayan, sa ating talk. Ayan. Para medyo mas, alam nyo yun? Of Black Market. So, everyone, here you go. Let's all watch this Kamusta music video by Shanti Dope and Flo G. And before we start on the music video, guys, I would like to remind everyone that
Wala po punang magpo-post for this video. Okay, pwede naman. Yeah, guys, so let's begin. Again, once again, here is the Kamusta music video ni Shanti and Flo G. Woohoo! Sana'y kang pinapakita na lahat ay kaya mo rin panisin. Hindi ko sabot matulong ako tutukusin. Sabot ka lang natukso, hindi yan di ko sagot ka natatanungin kung meron bang nakapupli sa likod ng nanili. At kung titang ng iyong mga mata, mabigat ba sa dindi pag lahing pinipigil ang sabihin ng iyong nadarama. Di mo gusto malaman ng mundo ang kahinaan mo. Kasalanang nagawa, hindi ko na nga magpagkatiwala. Ang sarili paano, ikaw pa kaya? Hindi mo dama yung lungkot o saya. Nagtataka lang bakit may hininga pa ako. Baka gumakan pabigat ng dalit pag wala. Tulad ng kung anong bago ako niyong patinuan nakakatena. Sa alak ko sa patakleta. Sana palang mabait at atasan saglit. Pagbalik ganun pa din eksena. Kulong sa sistema, parang malayag sa laki ng selda. Kulang na nga lang ipapusaktun sa dami ng hudas para sa pera. Katulad din ang gusto pa kong masira. Kahinaan di ko maipakita. Layo ng gusto ko pa marating na naniligaw din. Pag walang gasolina kanina ay nasa dulo ng bangin. Lasong sa hangin, sarap na bangin. Ayubig sa puno, sinapit ang hindi ko sa akin. Ay parang malapitin. Nakapupi sa likod ng yamili. At kutitap ng iyong mga mata. Mabigat pa sa dindi. Pag laking pinipigil ang sabihin ng iyong nadarama. Di mo gusto malaman ng mundo ang kahinaan mo. Walang malapitan. Pwede mo akong sabihan. Buhay niya na hinirami, kinuha pa niya nang hindi nagpaalam sa mga kaibigan. Nakatawanan sa dami ng di na gustong naranasan. Sa mga huling hininga niya na lang inasahan. Manghanap ang kapayapaan. Hirang manalo pag nasa loob ng isipan ang pinaka naging kalaban. Meron ba dapat isingin paligid sarili mong dumagunog? Hindi ko alam kung manino ba dapat ituro yung dulo ng ituturo. Alam mo hindi ka makakalimutan. Inaharap na dumang kalikuran. Kinakausap ka habang nasa likod ng salamin. May saladong pintuan. Malapit ka nang bumigilam ako. Huwag ka magpadaling mabo. Magkakaasawa ka pa at magkakaanak ka pa hanggang sa magkaabo. Kapag ganito yung wala ka abot na abot ko kung pagkalito. Nagkala ang palabiro. Magsubok ang pampatino. May parang biyahe maraming adlan. Di ko na bahala kung parang mo sasakyan. Natural ang mga mabigatan. Kaya hanapin ang pampagaan. Yan ang paraan. Kasamayan. Huwag magkalala kung meron ba ang nakapubli. Sa likod ng gamili. At kung hitap ng iyong mga mata. Mabigat ba sa dibdib. Huwag lang ang pinili. Nasabihin na iyong nadarama. Di mo gusto malaman ng mundo ang kahinaan mo. Kung wala kang malapitan, o pwede mo akong sabihan. Meron ba nakapupi sa likod ng gamili? At kung tila na iyong mga mata. Mabigat ba sa dibdib. Pag lang ang pinibigil ang sabihin na iyong o
hilig lahat eh. Naramdaman niyo sobra yung, naramdaman niyo rin ba yung music video? Sobra. Yes! Diba? Like, kailangan niyo itong sagutin kayo. Hindi kami makakatulog. So ito, syempre ito, for sure magta-trending na naman ito once it gets released on YouTube. And again guys, papaalala ko lang po, lahat po na nag-feature or not yung video, please don't post about it. Kasi ipipremiere pa lang yan and exclusive lang yan sa lahat na nandito ngayong hapon, okay? And actually, ito, yung Kamusta Nga is the first collaboration of these two talented hip-hop artists. Media friends, you can now ask them, okay? So let's start with any hands. Ayan, okay? Yun, may mic tayo, okay? Yun, there you go. Hello, Shanti, nice to see you again. Siguro, question ko is, bakit yung mental health and specifically, I think, suicide yung isa sa naging main core ng feature ng music video ninyo? Naging ganun po yung concept ng MV niya kasi parang bukod po sa gusto namin makagawa ng music, gusto mo rin po namin makagawa ng visuals ng MV na para sa mga nakakaranas noon, ganun, para sa mga nakakaranas noon, ganun. Tsaka, ayun, parang sobrang ano rin eh, sobrang ganda rin nung nung concept ng kanta para sa akin kasi parang ano rin siya, social awareness din siya para sa mga may pinagdadaanan na gano'n eh, parang anytime meron kang pwedeng sabihan, parang gano'n. Pinalabas lang namin sa visual ng MV yung vision namin na, kumbaga, minsan kasi ako pag nakakarinig ako ng music, parang nagkakaroon na ng music video sa utak ko eh, parang may concept na siya agad sa akin eh. So ayun, parang tinernohan lang din po namin siya ng ganung visuals para sa mga taong nakakaranas ng ganun. Ayun, sobrang solid naman po namin nalabasan. Sa totoo lang, gusto pa namin hindi pa ulit ni Angel. OG lang yun naman. Sobrang ganda rin nung kinalabasan ng verse kasi nung unang first verse ni Andre Flow G, parang nagpapayo siya eh. Tapos parang yung second verse ko naman, parang naman ako yung nagtatanong na, paano kung ganito, paano kung ganyan, parang ganun. Kaya sobrang solid naman nung kinalabasan. Okay, may follow-up pa ba? Okay, thank you so much. So, ayun, right here. Hindi lang isip mo yung napapagod ka kaisip, at meron din tayong mga physical exercise, mga ginagawa na ngayon para hindi lang yung utak natin yung napapagod para balance. At saka ayun, kumbaga, huwag kayong matakot sabihin yung mga pinagdadaanan yung mabigat sa mga malalapit sa inyo. Maski sa mga pinakamalapit lang sa inyo, hindi yung masabi sa mga, ayun. Oh, parang sobrang typical yung walang pinakaibigan. Gagaya ng ibang kaibigan. Siyempre, kaya ka kaibigan, sasamahan mo siya palagi, sasamahan mo sila. Pero kahit ako din eh, kung bakit gusto ko yung concept na ganito. Kung ano yung mga sinabi ko sa verse ko, ayun ako eh. Magaling akong magtago. Tatago ko yung problema ko na feeling ko, cool yun, pero hindi. Tapos pinapagalitan ko na lang yung sarili ko dun sa kanta. Lahat naman kasi may problema kanya-kanya. Ang nangyayari, pagalingan magtago. Kaya ayun, parang tinake advantage ko na rin yung pagkakataon na ganun yung concept para maging example siya sa marami. Yan po. May Flow G sa song at bakit and vice versa pro yung MP lang sa party lang sa song at bakit. Ako, sa totoo lang, buong verse ni Uncle Flow G tsaka yung sa last sobrang solid kasi parang sobrang melodic. Ganyang music yung mga gusto kong magawa eh. Parang mga ma-melody, masyadong ma-melody, tsaka pwede mong i-vibe talaga ng kalmado lang. Yun, buong verse ni Angel, sobrang binavibe ko talaga, lalo nung una kong marinig pa.
nawasak talaga kami ni Kuya Kwanse sa Gendrin. Yes. Ako gustong-gusto ko buong kanta, syempre. Pero ganito yung nangyari. Yung kulog na ito daw, ting isang verse lang kami, hindi gawa ako ng verse. Ay, gawa ng verse ko. Pagbasa ni Shanti ng verse niya, wala akong ibang sinabi, kundi gawa pa tayong third verse. Ang ganda. Yun, kaya kabuhanan, gustong-gusto ko talaga lahat ng linya doon, paborito ko. Pero ang tatanungin niya ako doon na kung ano talaga yung paborito ko, linya. Siguro yung may mga nakalagay na yung mga alak, usok, tableta, yung mga bisyo, ganyan. Kasi ayun yung parang pinaka on point para sa akin na hindi yun yung kakapitan mo pagka nandiyan ka sa mga ganyang sitwasyon. Siyempre, ito nga sa liwanag, huwag ka dun sa kakabit ka sa bisyo. Mas madilim ba yun kung ano man yung madilim na pinagdadaan mo. Kaya para sa akin, ayun yung pinaka-tumama na ano, linya. Pinaka may punto, pinaka dapat in-out din nung kung sino yung maaarinig. Yeah. Sobrang natural lang din po kasi yung proseso namin yun eh, nung pinasa sa akin ni Uncle yung verse niya, sobrang doon ako na-motivate na ano eh, parang doon ko naisipan nung pwede sabihin eh, parang yun, kasi parang siya yung nagpapayo doon sa verse, tapos ako naman yung nag-explain ng sitwasyon nung pinapayuhan, kaya ayun, sobrang solid naman po nung kinalabas ka. Tsaka isa rin sa natutunan ko yung mga melody ni Angel talaga eh. Iba talaga eh, pala Post Malone na ano eh, matindihan talaga eh. Iba yun ha, sila yun. Ikaw, Flo G, what have you learned from Shanti? Ako? Wala, kasi alam mo, sobrang ano lang namin siya talaga ginawa, natural. Tapos ano namin to eh. Ito talaga yung ginagawa namin. Tapos, hindi rin naman talaga namin siya ginawa ng magkasama. Pasahan lang kami ng ano eh. Pero nag-meet kami para kami. Nagbabanding kami ni Shanti kasi parang pangit. Dumating sa point, mag-shoot kami ng video, tapos hindi naman kami so cool sa isa't isa. Kaya ngayon, nag-iita kami ni Shanti para sa mga plano, kung paano gagawin yung last verse, paano gaganapan yung music video. Ano, tutunan ko lang siguro kay Shanti kung ano. Kung kaso hindi ko na siya ma-apply sa akin, kasi ang isa sa nakita ko sa kanya na, ay, nung ganun yung edad ko, dahil pala ganun yung mga kilos ko sa kanyo, ang angas, bata pa, angas mo na. Kasi mas bata talaga sa akin si Shanti. Kung may natutunan ako sa kanya yung swag ng pang-edad niya, hindi ako ganun nung ayun yung edad ko. Yun. And paano? Ano sa ba kayo? Kikitain lang namin yung parents ko. Thank you.